Hi guys, welcome to my channel. Ang lulutuin namin sa araw na to ay turbong manok. Dahil masakit ang kamay ko, ang panganay ko na lang muna ng anak ang gagawa ng mga lulutuin ko. Hi guys, so yun nga, kagaya nga sabi ng mama ko, ang lulutuin namin ay turbong manok. So syempre, ang kailangan para magawa yung turbong manok ay syempre, isang buong manok, yung brand, Magnolia, Native, o kahit ano, basta isang buong manok. Tapos, nor, ito yung mantika, tapos kailangan natin ng oyster sauce, tapos pepper, sesame oil, lalagyan natin sesame oil, tapos tanlad, tsaka calamansi. So ngayon, ang unang gagawin natin is, ito yung mantika, nagsalin tayo ng mantika galing dito, ha? Ngayon, iaano natin yan. Irarab natin yan. Siyempre, unti-unti. Huwag nyo muna niya, ano. Yan. Para ka lang nagmamasahe. Kaya tayo, kaya natin nilalagyan ng mantika yan kasi pampatanggal din ng lansa. Yan. Masamasahe lang. Tapos, iikot natin dito. Ito, ilalagyan din natin ng mantika. Ganyan lang po. Yan. Yung pinakasingit-singit. Ganyan mo. Tapos, yan. Ganyan mo. Tapos, yan. Tapos, pag may natira, dito mo ilalagay sa loob. Yan. Sasali mo dyan sa loob. Tapos, yan. Ano pa gano'n. Tapos, dito, pag nailagay mo na yung mantika, sasali na natin itong sesame oil natin. Lahat na natin yan. So, kagaya ng una nating ginawa, masamasahe. Yan. Mamasahe lang. Irarab lang natin ng irarab. Para kumalo. Kita niyo yan. Tapos, iaano natin dito. Tapos, iaano natin. Yan, ganyan. Yan, ganito lang. Okay, so tapos, so, yan, di ba, nirarab natin ng ganyan. Ngayon, ilalagay naman natin itong oyster sauce. Yung sa oyster sauce, depende sa inyo kung gaano karami ang gusto nyo. So, ngayon, tatansyahin lang natin muna ng konti lang. Mga ganyan lang. Kasi, para tansyado natin kung okay na. Ganyan, ilalagay ito natin. Masahin dito. Tapos sa ulo, ganyan natin. Tapos yung gilid ng kilikili ng manok, igaganyan natin. Tapos aga sa dulo, igaganyan natin. Tapos, pababa naman yan dito sa ilita. Tapos ganyan. Tapos iikot natin ulit. Yung natira sa kamay natin, ialagay lang muna natin. Pero syempre, magdadagdag pa tayo. Kasi lahat ng sauce napunta lang muna sa likod. So ngayon, maglalagay tayo ulit. Okay na. Yan. Ngayon, dito yan. Ngayon, dito naman tayo mag-ano. Tapos, iaano natin sa loob. Kailangan malalagyan din yung loob. Kasi, pag tinurbo natin ang manok, ang unang lag na luluto, yung outer layer lang, yung loob kasi hindi. So, kailangan, lalagyan din natin yan. Ganyan lang natin. Walang iaano mo na siya. Para ka lang nagmamasahe. Para masarap yung distribution ng sauce sa manok. Tapos, ngayon, ang susunod naman natin, dahil nakapaglagay na tayo ng oyster sauce, yung nor. Nor naman ang ilalagay natin. Kasi, kung yung oyster sauce, medyo manamis na miss, ang magpabalanse ng blend niya, itong nor naman. So, konti lang. Okay. Kasi minsan, pagka naglagay ka ng nor, nakakatanggal din ang lansa ng manok ang nor. Kaya talagang mas masarap pagka naglalagay ka ng nurse. Ano yung iba, toyo ang ginagamit. Pero sa amin kasi, mas gusto namin kasi pagka ang nilalagay is nurse. Ganyan. Ikot-ikot yun dahil nakikita nyo, di ba? May sauce na maano sa ano, di ba? Ganyan-ganyan nyo. Tapos ikot-ikot yung ulit ng ganyan. Tapos isa pang ganyan. So ngayon, dahil naano na natin siya, ang next na ilalagay natin, syempre, yung paminta. I-scrub natin yung paminta sa katawan ng manok. Yan. Yan. Ito niya, ilalagay natin sa ganyan ha.
Kasi i-scrub natin yan. So ngayon, dahil nakita nyo, gaganito natin yan. Yan. Gaganito din natin. Mas masarap kasi ang manok na medyo peppery ang lasa. Ngayon, dito naman. Tapos, lalagay ulit. Yan. Tapos, ilamin natin yan. Tapos, maglalagay tayo sa loob. Diba? Yung iba, ilalagay natin sa loob. So, ngayon, dahil inaano natin yan, mag-aano tayo ng kalamansi. Ang maganda, iaano nyo dito para hindi siya mas tanggal na lang. Sa ngayon, huwag nyo ihahalo yung buto kasi maapait ang buto pag ano, igaganyan nyo na hanggang sa nahuhulog yung juice na kalamansi. Tapos, ito pa. Pag sa ano? Lagay dito. Tapos, yung kabila. Para pag-dry. Lagay natin ganyan. Tapos, kita niya? Diba? Kung napanood niyo yung video ng nanay ko, makikita niyo yung ano niya ng mga kalamansi, yung tanim nila ni Papa ng kalamansi. Ito yung ginagamit natin, yung kalamansi. Nagpamatay hindi yung humigiling ng kalamansi. So ngayon, pagka naiyano natin, iscrub natin siya ulit. Kagaya nung routine na ginawa natin doon sa mga unang sauce na nilagyan natin para magpagpag. So ngayon, na ano na natin siya, ilalagay na natin itong tangla dito sa loob. Ilalagay natin. Para mas malasa. So yan, natapos na natin yung pag-marinade. Ngayon, ilalagay natin siya sa ref ng mga isa o dalawang oras para masipsip ng manok yung flavor ng ginawa nating marinade. Tapos nun, ready na natin siya para iturbo. Yun lang yun, guys. So, mamaya, pagka ano naman, papakita naman namin sa inyo pagka yung actual na siya ituturbo at ano yung itsura niya pag naluto na siya. Salamat! So, ayun, guys. Nilabas na natin sa ref yung manok na nilagay natin. So, ito yung itsura niya ngayon. Ngayon, imamarinade na natin siya. Niready na namin yung turbo, pinait na namin para ilalagay na lang siya. Tapos, lulutuin na natin siya. So, ayun guys. Dahil mainit na yung turbo natin, ilalagay na natin yung manok. So, ganito ang gagawin natin. Ito ha, lalagay na natin siya. Yan, ala natin ng... Ayan, ayos lang natin. Tapos ito, yung natira dyan, yan ang gagawin natin sa sauce para dito sa chicken na to. Lalagyan natin ng ano? Lalagyan namin to ng ano, ng flour. Para lumapot. Tapos may lalagay pa tayo dyan. So ayun guys, ito, iyan na natin para maluto. So ayun guys, ito na yung result ng ating nilutong turbong manok. So ayan siya. Ayan, pinlating na natin. Tapos, ito yung sauce made from yung sa ginawang pantimpla dito sa manok. Tapos, hinaluan lang na all-purpose para mag-thicken siya. Tapos, ito yung sa gata. Gatang sitaw na may isdang. Isda. So, ayan yan. Perfect combination. At least, di ba? Protein. Tapos, gulay. So, ayan yung sauce. So, ngayon, titikman natin. Kukuha lang tayo ng peranggot para pero, at least. Pero, anak, kasi yung ito yung ano eh. Ito yung ano. Asin natin itong ano. Titikman okay. Lang natin to. Makihan mo na. Tapos, dip natin dito. Mainit, mainit, anak. Up. Na-absorb nung laman yung sauce na ginawa natin, yung tinimplahan natin siya kanina. So, ayun guys. Mabilis lang tong recipe na to. Kung ano, pwede nyo siyang gayahin at gawin sa sarili nyong bahay. Tapos, comment kayo kung anong masasabi nyo, kung okay ba o hindi. So, ayun guys. Maraming salamat. So, see you on our next video. Bye-bye!